kaido, sa magandang araw po sa ating lahat. And of course, sa lahat po na nagmamahal po kay Lods Panday at kay Ma'am Ella, mga kaidol, maraming salamat po sa inyo dahil nandiyan dyan po kayo. Patuloy kayong sumubaybay at sumusuporta po sa kanilang dalawa, mga kaidol. And of course, salamat po all Panday Warriors and of course, ang ating mga OFWs, mga kaidol. Maraming salamat, mga kaidol. And of course, shoutout po sa aking mga kapwa brothers, mga kaidol. Ngayon, mga kaidol, samahan niyo po ako. Mayroon po tayong taong bigyan po natin ng magandang reaction at advices, mga kaidol. Dahil po, para bang ang dating, mga kaidol, sinisisi niya at hindi niya tanggap si Ma'am Ella po na mga collab team po ni Lodi Panday. Okay, mga kaidol, pero bago ang lahat, mga kaidol, introduction muna tayo, mga kalodi. Okay. Ito, mga kaidol, ang sinasabi niya. Sabi niya, sabi po ni RJ Reyes po, sabi niya ganun. Sana, Ma'am Ella, bago ka nakipagtandim kay Panday, inisip yung muna ang result kung, sabi niya ganun, kung tanggap ka ng karamihang viewers, sabi niya ganun. Kasi parang nangyari, yun may nasilip ka, sabi niya ganun, may nasilip daw si Ma'am Ella. Yun, may nasilip ka, nagkalabuan yung dalawa, sabi niya ganun, nagkalabuan daw yung dalawa. Bigla ka na lang sumunggab, sabi niya ganun. Yan tuloy, parang nagpaparami ka lang ng viewers, sabi niya ganun. Yun ang nakita ko. Don't offend me, nagiging honest lang po ako. Sabi niya ganun ni RJ Reyes. Ngayon RJ, kung ganyan ang opinion mo at ganyan po ang pagtingin mo sa tao, irerespeto kita. Pero ito naman po ang sasabihin ko sa iyo. Sino bang nagsabi sa iyo na hindi tanggap si Ma'am Ella po sa mga karamihang viewers? Ikaw lang naman ang hindi nakakatanggap sa kanya eh, na maging collab team po ni Lods Panday. Alam mo kung bakit? Kasi po, yung ito, nakikita mo yung sinasabi mo, hindi ka pabor. Hindi ka pabor po ni Ma'am Ella po na makalab team po ni Lods Panday. Eh, hindi mo ba inisip, ha, na si Lods Panday at si Ma'am Ella po ay matagal na magkakilala. Kaya isipin mo muna kung ang sinasabi mo ay okay ba. Diba? At higit sa lahat, hindi po si Ma'am Ella po sumunggab na lang agad kay Lods Panday. Ha? Dahil po, matagal na po sila magkakilala. Sabi pa nga ni Lods Panday, nakikilala ko po siya last year lang po. Maiksi pa lang ang buhok niya. At syempre po, sinasabi pa ni Lods Panday na hindi po si I love you. Ginagamit lang siya at ano lang yung tipong viewers lang po ang habol niya. Kasi po, nakaambag naman po si Ma'am Ella po eh. Sa mga kiligan po. Kaya nga inaabangan eh. Tingnan nyo ha ito. Pansin nyo. Ngayon, ang pinapansin po ng mga tao at dinadagsak ng mga tao, pag silang dalawa ay magkasama po sa live, ibig sabihin, magka-video call po sila. Inaabangan ng tao yan. Meaning to say, silang dalawa o both side, tanggap sila kung sino man ang kalatin nilang. For example, si Ma'am Ella po, kalatin niya si Lods Panday. Inaabangan ng tao yan. Kaya nga eh, nagiging panmilay. Ang bakit? Kasi marami na nagmamahal sa kanila. Ngayon sinasabi mo rito na dapat iniisip mo muna kung tanggap ka ng karamihang viewers. Oh, ang daming viewers nila na sumusuporta sa kanila. Ang daming mga tao na nagmamahal sa kanila. Ikaw lang naman ang lagi ng babase. RJ Reyes. Ang sabi pa ng mga warriors at mga viewers po, sundalo ka raw. Eh, yung pagiging sundalo mo, hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Kung totoong sundalo ka. Dahil ang totoong sundalo, hindi po ganyan. Tandaan po yan. Ang totoong sundalo po ay hindi po ganyan. Tandaan po natin yan. Ang totoong sundalo po, bago magsalita ng mga ganito sinasabi mo, ay pag-isipan mo na lang mabuti kung ito po ay tama o at mali. Huwag kang ganyan. Alam mo kung bakit? Kasi po sa sinasabi mong ito, hinuhusgahan mo yung babae. Lalaki ka pa naman. Ha?
Lalaki ka pa naman. Pero ang sinasabi mo po, nang husga ka sa mga babae. Ha? Ang dami po sinasabi ito. Putak ka ng putak. Dapat po, RJ Reyes po, bago ka magsalita, isipin mo muna maigi kung ano yung sinasabi mo. Ikaw lang po mismo ang nanghusga kay Ma'am Ella. Yung ibang tao po, tanggap po siya na makalagtim po ni Lutz Panday. Hindi lang iba, karamihan. Kaya nga po eh, nag-boom agad yung pangalan nila yung dalawa eh. Alam mo bakit? Kasi gusto sila ng tao. Mabait si Ma'am Ella. Hindi po siya nang apak, hindi po siya nagmumura. At kung ano man mga sinasabi ng mga katulad mo, RJ, na nambaba sa kanya. Mayroon ba siya sinasabi masama? Hindi po siya nasasabi ng masama. Ganun po, kabait ang tao. Huwag mong ganyanin. Sinasabi mo pa rito, nagiging anis ka lang. Oh, nagiging anis ka lang sa kaisipan mo na hindi maganda. Oh, kasi po, nanghusga ka na agad eh. Umakbang ka na agad na mali. Going forward ka, nang mali po ang iyong akala at mali po ang iyong iniisip sa tao. Huwag ganun, Lods, ha? Kung sundalo ka, dapat po nanggagaling sa atin yung respeto. Para irespeto ka rin. Tingnan mo nangyayari sa'yo. O, nung nasasalita ka ng ganyan, ano nangyayari sa'yo? Ginagalang ka ba nila? O, nakatingin ka ngayon ng hindi magandang salita sa mga tao. Balikan mo yung comment mo sa Panday Community. O, nangyayari sa'yo, minumura ka. Ha? Sinasabihan ka na hindi maganda kasi nga hindi po karespiro-respiro po ang sinasabi mo sa babae. Eh babae pa naman yan, ikaw lalaki ka. Sabi man ng iba, sundalo ka raw. Kung sundalo ka, tumindig ka lang sa pagiging sundalo mo. Ganun po dapat tayo, RJ Reyes. Hindi yung sasabihin mo na sana ma'am eh iniisip mo muna bago ka nakipag-love din po kay Panday. Ano ibig sabihin niyan? Ha? Si Ma'am Ella po ang dumikit ng dumikit kay Panday. Hindi mo man nakita, nagtulungan silang dalawa. Utak gamitin mo ha, RJ Reyes. Dapat utak gamitin mo, sundalo ka. Dapat po ang utak mo at puso mo ginagamit mo muna bago ka magsalita. Ha? Hindi mo nakikita 'yon. Si Panday at si Ma'am Ella po, nagtulungan po sila kasi sa kanilang live streaming. For your information, ha, RJ Reyes. Ha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung ganyan ang kaisipan mo, bahala ka kung ganyan ang pagkatao mo. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Bago ka magsalita, kung ikasundalo ka, kung tunay kang lalaki, pag-isipan mo muna bago mo i-comment at bago mo ilabas sa bunganga mo. Kasi po, si Ma'am Ella po, si Panday, ay tanggap po ng karamihan. Mayroon lang talaga mga tao na mga katulad mo na hindi nag-iisip at hindi nag-iisip na maayos. Yan po ang lumabas sa bunganga nyo. Ayan tuloy, pinagsabihan ka na hindi maganda. Okay? Pwede mo kong kausapin. Pwede mo kong kausapin sa aking ano, sa aking Facebook. Mag-usap tayo. Kung na-open ka at nagalit ka sa sinasabi ko, tanggapin mo yan. Harapin kita. Harapin mo ako eh. Ganun lang tayo, Lods. Huwag kang ganyan. Huwag kang manira ng damdamin ng tao at huwag kang manira po ng serious ng mga tao. Kasi po, masaya po kami. Masaya po kami na pinapanood namin sila. Gabi-gabi sa kanilang ginagawa, masaya po ang tao. Okay? Hindi ka magsasalita ng ganyan dahil wala kang karapatan magsasabi ng ganyan. Higit sa lahat, lalaki ka pa naman. Sinasabi pa ng marmihan, kasi sundalo ka raw, kaya naghari-harian ka. Hindi po pwede sa akin yon, RJ Reyes. Tandaan mo yan. Tumindig ka sa sarili mong ano, sa sarili mong, sa pagkatao mo. Huwag ka masasalita ng ganyan, huwag mong pangunahan ng tao. Porkit pa babae, gaganyanin mo na lang. Humarap ka sa akin. Hindi yung dakdak ng dakdak. Ang dami na nagre-reklamo sa'yo. Porkit pa sundalo ka raw, sabi nila. Eh, ganyan gagawin mo. Sundalo ka nga. Wala akong pakialam kung sundalo ka. Eh, mali yung ginagawa mo eh. Hindi makatayo yung ginagawa mo. Tandaan mo yan. Dahil kami, ang pinagtatanggol namin, alam namin na nasa tama yung tao. Wala kaming inaapakan at wala kaming ginagagong tao. RJ Reyes, kung sundalo ka, humarap ka.
Huwag kang magiging bastos sa tao. Porkit ba hindi nagsasalita sa hindi sila lumalaban at hindi sila gumaganti, ginaganyan nyo na? Harapin mo ako. Haharapin kita. Tandaan mo yan. Nangaaba ka ng tao, ang dami na nireklamo sa'yo. Porkit ba hindi sila marunong sumagot at hindi sila marunong lumaban? Ginaganyan mo lang. Huwag kang ganyan. Huwag mo husgan ang tao, porkit babae, ginaganyan mo. Tanggap sila ng maraming viewers. Tanggap sila ng maraming tao. Tanggap sila ng OFW at mga Panday Warriors. Ikaw lang hindi nakatanggap. Mag-ahis ka para ayusin ka rin ang kapwa mo. Tandaan mo yan. Kung gusto mong igagalang ka at gusto mong ayusin ka ng iyong kapwa, umayos ka, ayusin mo sarili mo. Tandaan mo po yan. Kasi kami rito, wala po kaming kinikilingan at wala po kaming ginagago at wala po kaming inapakan. Ang mali ay inaayos namin. Ganun lang po kami. Tandaan mo yan, RG Reyes. Kung ang ginagawa mo masama, ipapalit din sa'yo ng masama. Gagantahin ka ng masama kasi ang ginagawa mo masama. Nanguhusga ka sa kapwa mo. Huhusgahan ka rin. Kung gusto mo na igalang ka, igalang mo rin yung sarili mo. Tandaan mo yan. Mga ka-idol, hanggang dito lang muna po ng ka-idol ng ating mga reaction, mga ka-idol. Dahil po, sa inyo, nandito po kami para suportahan po natin ang dalawang taong ito. Panday and Mamela po. Shout out po sa lahat, mga ka-idol. Thank you so much.